Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So mayroon naman tayong isi-share sa inyo about this starter motor. So itong multi-cab na to guys, ginawa natin 85A. Kaparehas lang naman to sa mga nabanggit nating makina, DE64W, DE64B, lahat ng mga multi-cab. Applicable din to guys sa mga ibang sakyan. So ang issue nito guys ay minsan gumagana, minsan hindi, at minsan talaga wala nang lagitik. So sa tagal ng panahon kasi guys, napupudpud tong carbon brush at hindi na umaabot to doon sa armature. So yung pinakita natin kanina na armature, so pagka hindi na yan umabot, kikislap-kislap na lang yan. Kita nyo naman sa video na sobrang pudpud na, sagad na. So hindi na yan magre-response. Minsan nag-stack up patuloy yan at nagkukos ng pagkasunog ng starter armature niya. So yan yung dapat nating isaisip at tandaan. Sa isang taon, pwede naman kayo dyan guys magpalinis ng starter motor nyo, dahil yung mga napupudpud na carbon na brush na naipon dyan na powder, minsan kumakalang yan at nagkukos ng short circuit. So para din malangisan yung bearing at ma-check din yung bearing kung yung bearing ay may radial play na, may in-plane na, at para mapalitan. At the same time, minsan nagmo-moist kasi yung body nito. Sa sobrang moist, nagkakalawang at nagsoshort doon sa armature. So, kailangan linisan. So, advice ko lagi sa may mga sasakyan guys, lalo na sa mga customer ko dati, ay magpalinis doon sa electrical shop or linisin talaga yung lahat ng components. Kagaya niyan, kinalawang at nabasa. So, kung nalinisan to, maprevento ang pagkasunog. Dahil dumi lang naman kadalasan ang nangyayari na cause sa starter. So, sa isang taon, pwede kayo magpalinis isang beses. At kasama na yan guys, mag-check kung makapal pa yung carbon brush. At kung pinasok na ba ng tubig. So madali lang naman yung linisin guys, at mura lang din naman ang bayad magpalinis. At the same time, malaman pa ninyo guys yung sira or yung palitin na pyesa na malapit ng mapudpud. So yan lang yung may share sa inyo guys. Maraming salamat. So yan yung armature na sinasabi ko guys. Kita nyo naman, wala nang contact yung carbon brush. So, hindi talaga mag-start yung starter. At the same time, mag-spark patuloy at masisira yung commutator brush niya. Yung segment niyan, mapupuno ng carbon brush. So, yan lang yung mapapayo ko sa inyo guys, na dapat linisin. So, sa next video natin guys, papakita ko sa inyo yung paglinis nito at pagbuo. So una, palitan natin yan ng carbon brush. Linisin din natin yung stator winding niya or assembly. So doon naman sa armature, kung wala tayong mahanap na pamalit, pwede rin natin yung linisan muna. At the same time, susoldahin natin yung mga short doon na linya. So abangan nyo yung next video natin guys. So, kung sa tingin naman ninyo guys, nakatulong itong impormasyon na to, na kailangan linisin pala yung starter motor sa loob ng isang taon para ma-prevent yung pagkasunog at saka short circuit, at ma-prevent yung paglaki ng gastusin or makagastos kayo ng malaki. So, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Otoboy Zone. At pakiclick na rin ng notification bell button guys para update kayo sa mga video ko. At don't skip my ads guys para makatulong na rin kayo.
sa video natin at sa content channel natin. Maraming salamat.